Yo, what's up mga kalapatids? Welcome back to another video. So, ayun, ngayon lang ulit tayo nakapag-vlog. Kasi, yung mga video natin, hindi pa natin na-upload. So, meron pa tayong tatlong hindi na-edit. Ay, bali na-edit ko yung dalawa. Tapos, yung isa yung hindi pa natin na-upload. Ay, na-upload lang natin ngayon yung pagkawala ng Kenji line natin. So, yun guys, update sa kanya. Hindi pa rin naka-uwi. Tapos, yung iba dyan, hintayin nyo na lang. Madami pa tayong hindi na-upload na video. So, bali bukas, magte-training ulit ako dun sa may sulo, sa site. Sa may pinapagawa namin bahay. Bali dun itotos ko kasi good news, natuloy yung race ngayon. Ngayon lang. So, yun, meron tumatawag sa akin. At yun, tinawag tayo. Meron tayong pinadala ng ulam. Yan. Stephen Curry, chicken curry. So yun, medyo madilim. So yun, dito tayo ulit ng intro sa bahay kasi wala tao, tayo lang. So makapag-chika-chikahan tayo. Tapos yun, pwede time check tayo. 10:30 na pala, hindi ko pa napapakain yung kalapate kasi pumunta ko ng bayan. At yun, meron akong good news. Bali sasali tayo ng OLR. So susubukan natin yung kalapate. So meron pa rin akong another good news pa din. Yun lang tayo sa tropa natin ng isang hen. Tapos isang cock. Bali, update lang sa sunod o baka ma-deliver sa akin maya o makuha natin. Para at least kung sino lang mauna. So risk lang, subukan lang natin. Kahit yung one. Kasi yung race lang naman nasa 250 kilometers. Pero medyo malayo na din yung compare dito sa amin. Kasi tatawid ng dagat. Hindi compare sa Manila na yung 200 minsan o 250 minsan land area. Pero dito naka tawid dagat na. Tapos yung area dito mabundok. So marami din mga katulad ng mga falcons. So mga ibang mandaragit ng mga ibon. So possible na mga. Tapos yung madaming palayan. So pag minsan tumutukod yung kalapate, mabilis din matrap. So yun, inom muna ako ng kape guys. So abe. Tapos yun, punta tayo sa likod guys. Pakainin natin yung kalapate. Tapos pag-usapan natin yung mga mangyayari ngayon. So yun, so try natin walang cut-cut. Bilisan natin hanggang mga 8 minutes. So patay ko ng ilaw. So medyo pogi tayo for ganito. So yun guys, punta tayo sa likod. Tapos ngayon guys, yung sistema natin, yung sinusubukan ko one day feeding ngayon sa kanila. So hindi sila naligo ngayon kasi nung Merkoles o Webes napaliguan natin. So try natin pakainin ngayon. Bilis ako kasi yung pagkain ko sa lamesa hindi ko natakpan pala. So baka meron tayo pusa. So tapos na natin ito guys. So, try natin walang edit. Walang cut. Tapos yun, pakain tayo dito sa mga kalapate natin. So yun guys. Ayan. Hindi pa rin umiitlog guys. So plano ko sana medyo buwagin sila para at least i-recondition ko yung hen. Kasi yung dumi niya medyo basa. Baka medyo yun. Pero sabi ng tropa ko, naka-itlog na din to. Kasi ganitong scenario yan guys. Kapag hindi umitlog yung kalapate, malamang minsan sa hen yan. Kasi yung dumi niya guys, medyo basa. So yun, baka na out of condition siya. So ginawa ko naman yung lahat guys. Yun, medyo na nadidisgrace. Ito parati yung nahihirapan ako yung sa breeding na part. Medyo komplikado din minsan. So meron naman akong dati yung kalang sa akin yung purga lang tapos salang kagad. So good naman. Pero ngayon medyo ginawa ko naman yung mga cleansing program. Pero kung ang plano ko sana ang paitlugin sila pagkatapos bigyan ko ng yun organic na herbal na pang cleansing. Guys, bilis na lang mag-trap. Yan. One day feeding ang ginagawa ko ngayon sa kanila guys. Meron ako, sinusubukan ko lang itong sistema ni Sir Michael. Nakalimutan ko lang, isang YouTuber sikat din dyan sa Kalokan guys na fancier tapos malupit din. Grabe yung papanalo sa cooling. So yun, sinusubukan ko yung sistema niya na one day feeding. So ayan guys. Ayan. Ganda naman ang condition nila guys, kaya lang yung hen natin na medyo minsan nawawaw mali tayo.
So i-share ko mamaya kung ano ba yung huwag mali natin minsan sa kanya. So yun guys, saktong feeding lang kung medyo gutom sila. Kasi yung hinati nakaraan guys, yan ah, medyo mahirap sa panunaw eh. Kasi yung tadapatuka ako sa kanya, wala siyang ganang kumain. Pagkatapos meron busog siya. So meron siyang mga tinutuka minsan. Yung grits minsan natin yun guys ah, medyo kinakain niya. So yun guys, saktong feeding lang. So yan yung panibago natin sistema guys. Medyo gutuman lang natin, pero once na natos na natin, yun dadagdag lang tayo ng pagkain. Tapos try natin sa sunod na wala tayong papainom sa kanila o papatik ng mga vitamins o supplement. So ito natural lang. So yun guys, magana sila tumuka. Compared yung nakaraan, tumutuka nga sila, pero yun during pa lang, pag na-raise natin sila, medyo parang kumbaga bilang lang yung pagtuka nila. Pero ngayon, mas mabilis yung pagtuka nila. Ayan. So ganyan lang guys, isang scoop lang. Isang scoop lang sa kanila. Yung medyo bitin na sakto tumuka lang. Tapos dito. So painom na tayo sa kanila. So yun, one day lang yung kuha natin. Feeding sa dito sa kuha lang natin guys, suppliers. Yan, supplier lang yung one day. Pero sa breeder natin, 2 times a day yan. So ganun sistema yung bago natin i-apply guys. Tapos yun guys, kita nyo naglilimlim na yung kuha natin. So yun, isasabihin ko pala yung wow mali. Diba minsan yung pag nalalaman natin na malapit na umitlog yung hen, diba malapit sa puwita niya, may balahibong maiksi. Pag hinimas natin dyan, minsan malalaman natin kung may itlog. Minsan kala ko itlog na yung pala, kanang pala, poop lang pala ang malapit mag-poop. Pero yun, malapit naman din na sinyaris kasi naglilimlim na eh. So pag naglilimlim na yung hen, possible na talaga na umitlog yan. Siguro hindi lang talaga kondisyon kasi nag-molting siya. So yun, kaya nang sabi ko kanina, meron tayong hirapin na sa tropa natin na kalapati. So try lang yun guys. Medyo risky din kasi hindi pa natin alam yung performance, pero sana lang maganda. Tapos yung sa kabila, try ko makahiram, pero kung hindi, it's okay lang. So yun, para at least pangukal lang natin guys ang panigurado, kasi dapat makaisisiw na ako ngayon kasi pagdating ng March, i-deliver na doon. So yung mga bayarin doon is nasa 1.8 plus 1.6, so nasa 3-4. So nasa 3-4. So pag deliver doon ng ibon, magdadaon ka ng 900. Pagkatapos after ilang mga bay na naka second training na, so mag-active, magbibigay ka naman doon ng another 900. Pagkatapos pagdating sa mismong activation, 1.6. So medyo mahal siya guys kasi isang ibon ng 3,000 na, so dapat pamalakasan doon ng ibon. So para sa akin, okay, maganda din yung sumali doon kasi medyo malayo din, nasa 250. So at yung south, medyo wala yan, smooth lang yan sa kalapati natin, sisiw lang yan. Pero yun, yung mga pinambata natin, medyo sa training pa lang yung mga anak ni survivor, medyo walayuan talaga. Pero yun guys, yung hen kasi noon medyo unknown line. Pero yun, siguro hanggang dito lang video natin guys, medyo mahaba na. Kung gusto niyo pa like, share and subscribe, ingat.